to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this. Kalo mo pag-age. Ito kami sa my pro-friends. This is mag-update ng ano tawag doon? Employment status. Employment status, saka mga documents. Saka kasama namin yung aming Impact. Attorney Impact. Attorney Impact. Kamahal. 200 pa din yun. 200 pa din yun. 13 dirham? Oo. Pwede na. Let's eat. Anong ulam mo? Ako tari, ulam ko, ano, sida, tsaka kanin. Tsaka may lotion. Oo, diba? Tsaka may chili. Snoop Dogg! Ano eh, parang exam lang yan. Kamali po ako. Saan yun? Yung first name lang dapat. Nakakabit din ko. Binoo mo? Kasi di po. Saka sila lang. Hinibay lang po sa akin. Patingin naman yung picture mo. Ganun na, oh. Yung ID picture. Ito po. Isang 2x2. Isang 2x2. Tingin ba, tingin? Ayan. Requirement yan eh. Papo, hindi po maganda. Yung maliit, yung maliit. Yung maliit, yung maliit. Baka may chance. Baka may bago, may bago. Teka. Wala, ganun talaga eh. Basta inyo na lang siya. Ayaw ko na kasi makita ko dito. Inyo na. May na, may na. See? Mo, ikaw lang naka-pink. Kami naka-coat pa. Okay. Anong nangyari? Okay, update sa bagong bahay. Kay Anika, according dun sa agent, ano ba si Mom? Pro-friends. Employee. Coordinator. Coordinator, ayan. Agent so, coordinator. Face coordinator parang. Case coordinator, according to her, wala pa daw definite date or month or year yung ano or exact construction. Pero itatayo naman daw. Construction, wala pa nga. Ayan. Pero itatayo naman daw. So may chance naman. And ang pinakamagandang balita, tadadan, kami na lang yung natitira. Nakastick na lang, dun sa loob. Na nagmamatigas. Nagstick dun sa first choice namin na sa unit. Block 2. Okay. So, dun sa block 2, kung makikita nyo yung mapa, meron kaming kabak-to-back doon. Mga ilang ano din yun, no? Mga ilang bahay din yun. Tapos may isang stretch na pahaba. Dun kami. Ayun. So, nung tinanong namin si ma'am, sabi niya, halos lahat daw talaga nung buyers doon. Lumipat na ng mga na-offered na alternative units. Ayun. So, yun nga, sabi ni Ma'am Roxanne, dalawang beses siya nag-offer sa amin ng alternative na units. Tinignan namin both. Hindi namin gusto kasi ano na, kumbaga constructed na siya before, ilang months na before. Tapos, yun nga, since hindi pa naman namin siya titirhan, nakikita namin para magiging ano lang siya, maluluma. Maluluma yung lang mga din materials, yung, possible magkaroon ng rust, maging, hindi natin alam kung ano yung mga defective doon, tapos mas lalo sila masira, mas pagka time na i-receive na natin, mahirap naman na i-receive na may mga underlying problem na hindi natin kasi yung
kasi yung last na unit na pinakita, ano na siya, 96-98% constructed. Nakita na namin yung unit. Nasa previous vlog ngayon. Mm-hmm. Ang problem is, kailangan namin siyang i-accept na as magiging unit namin. Although hindi pa siya turnover na unit, kailangan muna namin siya i-accept na yun na yung magiging unit namin. Pero that time na nag-check kami, hindi kami inalaw magpasok sa pumasok. Kaya sabi namin, exterior lang. So, iba pa yung process ng inspection mismo. Kapag 100% constructed mo siya. Upon turnover na yung internal part ng bahay na pwede mong i-check. Oo. Pero, last year, pinapunta kami doon para ipakita yung, yun nga, yung sinadjust nila na RFO na bahay. Ano lang, external lang yung pwede mong makita, yung bubong, yung mga pader, yung windows may onting rust na. Oo. Kasi nga syempre ilang months din siyang kino-construct na. Tapos 97-98% na lang. So although may process naman sila na sa unit inspection mismo, i-check mo yung kabuuan ng bahay, interior, exterior, kung may hindi ka pa gustong may gusto ka pang ipa-ayos, paripaint lahat. Gagawin naman nila. Pero yun nga, since nakatira kami sa abroad ngayon, hindi naman namin siya nakikita as urgent na kunin na agad kung ano yung available. Tsaka yun nga, mas maigi na bagong construct ba yung makukuha talaga namin unit. Tsaka as much as possible, yung unit na napili namin, hindi naman siya ganun kalakihan. Pero malaki, kumbaga, parang fixated na kami dun sa unit na yun. Pero hindi pa rin kami nagsasara ng pinto. Sinabi ko nga din sa case coordinator na if ever may isa pang village na i-develop the same as Anika at mabibigay sa amin na same rate ng nakuha namin yung hawak namin na unit ngayon, might as well pwede namin i-check kung okay sa amin yung ano na yun. Para kahit pa paano, may progress na land development, ano na, may ano man na ano yun. Parang may pundasyon. May pundasyon na, mga poste man lang. Na, yung kumbaga, hindi kagaya nito sa amin, na lupa pa talaga. Talagang talahib pa. Na siya. Talahiban pa talaga siya. Hindi pa siya nade-develop kasi nga may problem daw dun sa right-of-way. Clearance, parang ganun. Barangay road. Barangay yun, road. Na permit. Barangay road permit. Yun yung problem. Ayun mo. Kaya sinama na din namin yung sa aming attorney in PAC. Impacto? Oo. Para at least mag-update kami ngayon ng mga requirements namin, yung mga kailangan namin i-submit in case kailanganin ng pag office. Need ng signing, updating mga, sa approved na banking loan, ganyan. At least, andito si Impacto para i-design yan on our behalf. In the future, pag nagkaroon ng mga kailangan i-process, siya na yung decision making, ganyan. So, ayun, mag-update na lang ulit kami sa mga susunod na taon. Baka by next year na ulit yung update natin dito sa bahay. Kasi, wala na. Hindi talaga, parang hindi man siya attainable ngayong taon naman. Hindi talaga, hindi siya feasible. Hindi siya feasible lang. So, ayun, mag-update na lang kami kapag meron na talagang update sa bagong bahay. In case man na may i-suggest silang bago, siguro magpapavideo na lang tayo kay Madam Attorney Impacto. Para ma-share din namin sa inyo yung magiging update sa bagong bahay or kung meron silang bagong isa-suggest na same model nung aming kinuhang bahay same, sa Lancaster. Tsaka same price kasi mataas na ngayon yung mga mataas na. Yung, so, ayun, kumbaga, yung na rate nila. Kasi may mga nakaano na. So, ayun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin for the day. Bye. $20. $20. Bye. Labas pa. Bye. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now
I'm seeing all the signs.